Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR, Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Asmin, at pati na rin sa mga masusugid niyong mga listener. Ako nga pala si Nick, 31 years old, may-ari ng isang printing shop dito sa Pasig. Kapag alas 12 na ng tanghali ay pahinga muna kami ni Paul, ang aking kaibigan at co-owner sa shop, pati na rin ang mga trabahador namin para makinig sa mga magagandang kwento na ine-air ninyo. Sisimulan ko ang kwento ko taong 1999, noong nag-aaral pa lang ako ng high school. Uy! Ano ba? Anong gugulat? Mukhang busy tayo dyan ah. Storbo naman to. Ano yung ginagawa mo? Ayos ah. Si Combatron yung dinadrawing mo ah. Kamo gulo. Abang, yabang nito. Porkit magkasama lang kayo ni... Kamo ingay. O bakit? Mamaya marinig ka ng mga klase natin eh. Eh ano naman ngayon? Ayaw pa kasing ipasabi ni Jenny. Ano? Na ano? Na nagdidate kayo ni Jenny? Sabi ko yung maingay. Natatakot ka na kay Jerome no? Hindi akong tatakot dyan no? Ibang klase ka pare. Di basta-basta yung karibal mo ha? Nakachamba lang. Believe na talaga ako sa'yo pre. Di pre. Kung wala yung tulong mo, di ko magagawa yun. Ah, yung bigla tayo nang harana kay Jenny. Oo, oh, di kasi ako marunong mag-gitara eh. Ba't naman kasi pare? Binigyan kita ng chords, di ba? Hirapan talaga ako eh. Hindi ko makuha. Tsaga-tsaga lang yan, pare. Huwag ka mag-alala. Dinaan mo naman sa kanta eh. Oo, di nga ako makapaniwala na papayag sa manood ng sine. Ayos! Pero tol, Si Jenny lang ha? Ha? Anong ibig mo sabihin? Siyempre, si Jenny lang naman yung nililigawan ko eh. Baka kasi type mo rin si Charm eh. Uy, ano ka ba? Close na kami ni Charm kasi madalas siya magpa-draw ng anime character sa akin. Tsaka parehas kami mahilig sa Moffats. Hanggang doon lang yun. Sabi mo yan ha? Oo naman. Alam kong crush na crush mo yan. Tsaka nililigawan ko na si Jenny. Lakad mo naman ako. Dahil tinulungan mo ako kay Jenny. Sige, tingnan ko yung magagawa ko. Boom! Asahan ko yan pare ha? Siyempre tool ko pa. Nick? Uy, Charm. Salamat nga pala dito sa song hits na pinahiram mo ha? Welcome. Maganda, di ba? Puro Moffats yung mga kanta dyan. Oo nga eh. Libang na libang kami ni Jenny kagabi sa bahay. Oo nga, ang gaganda ng songs nila. Siyempre, Moffats yan eh. Pero sorry ah. Mas gusto ko kasi yung Hanson eh. Okay din naman yung mga kanta nila. Ako rin, Moffats din ako! Hay nako, wala pala akong kakampi dito. Hindi naman. Basta pareha silang magaling na banda. At saka ang gugwapo pa, di ba? Isa pa yun. Yan, dyan kayong magaling. Oy, Nick. Bukas ha, Sabado naman eh. Ano yun? Nakalimutan mo na ba? Ah, oo nga pala. Jenny, may hindi ka sinasabi sa akin. Lalabas lang kami bukas ni Nick. Charm, sama ka? Ha? Akala ko ba tayong dalawa lang? Mas marami, mas maganda. Sige na Charm, sama ko si Paul para masaya tayo. Sige na Charm, sama ko na. Sige, okay, sasama ko bukas. Okay na ha. Nick, punta lang kami doon ha. Naglalaro sila ng flames eh. Uy, pre. Salamat ha. Wala yun, tol. Bilib ako sa'yo, pare. Bakit naman? Palay na yung lumalapit sa manok oh. Sure ball na yan. Di naman, pre. Ganyan lang talaga si Jenny. Nox, pahumble pa. Oo nga. Pwede pa rin ako mabasted. Di na yan, pre. Sigurado akong magiging kayo ng ultimate crush mo. You are the girl. Popoy at Asmin, hindi rin nagtagal at naging girlfriend ko nga si Jenny. Hindi nga ako makapaniwala na napasagot ko si Jenny dahil siya talaga ang crush ng bayan noon sa school namin. Hindi naman kasi ako kagwapuhan at halos hindi nakikihalubilo sa mga kaklase namin. Kumbaga, tamang pakikisama lang. Pero ang sabi nga nila sa akin ay may mga nagkaka-crush daw sa akin noon at isa na nga si Jenny sa kanila. Dahil may pagka-misteryoso raw ang dating ko. Si Jenny na yata ang pinakapopular sa mga kaklase naming babae. Pero kahit tahimik lang, hindi naman magpapatalo ang best friend niyang si Charm na habulin din ng mga lalaki. Yun nga lang, sinusupladahan niya. At dahil parehas kami ng hilig, parang kami pa ni Charm ang naging mas malapit sa isa't isa.
Dito lang tayo sa may swing. Sige. Ay, Nick! Bakit? Huwag ka nang umupo dyan sa swing. Ha? Nainitan ng araw yung inuupuan mo eh. Baka mabalisaw-saw ka. Ah, okay. Tayo na lang ako. Eh, paano ka uupo? Sandala lang ako banda dyan. Buti na lang, nasa lilim ka. Oo nga eh. Yan. Ah, ito nga pala yung mga pinadrawing mo. Tingin nga. Wow! Tamahome tsaka Miyaka! Hindi lang yan. Ito ba? Eugene tsaka Jenny! Tapos, ito ba? Ay! Magic Knight Rayearth! Oo, sina Lucy, Marina, tsaka Anemone. Eh, yung isa ko pang pinadrawing. Yung sina Sakura tsaka si Shaoran. Ay, sorry. Ito pala. Oh, thank you. Ano pang meron ka dyan? Oo, bakit? Ito lang naman yung pinagawa mo. Sige na. Alam ko, may iba ka pang dinrawing eh. Eh, hindi mo naman trip tong mga to. Patingin eh. Lang. Sige na nga. Ang dami mo pa palang ginawa eh. Eto, sina Tipi Takamiya, tsaka si Vitex, Zenki, tapos to Sailor, si Sailor Moon. Blue Blink, tapos to Ultraman. Dito ako kay Ultraman nahirapan kasi hindi siya anime eh. Tapos meron pa ako sa bahay na Street Fighter, sina Ryu, Ken, tapos Chun-Li. Tapos medyo nailang akong gawin sina Spider-Man tsaka Wolverine kasi mas ganado pag anime. Ang galing naman. Salamat ha. Pero ba't ganun kakagaling mag-drawing? Kayo ni Paul? Hindi naman. Practice-practice lang din. Tsaka hilig talaga namin yan eh. Kaya mo na bang walang kopyahan? Uy, di ko kaya yun ha. Sobrang galing na ng makakagawa nun. Eh, saan ka pala kumukopya? Sa text. Hanggang ngayon, nagte-text ka pa rin? Di na masyado. High school na ako para mag-text. Pero marami yung text mo. Oo naman. Di naman sa pagmamayabang pero magaling ako dyan. Napuno ko nga isang kahon ng sapatos ko ng mga yan. Talaga? Di kasi ako naglalaro niyan eh. Nakikinood lang ako. Magaling nga ako pumektos nun eh. Oo, parang ang galing-galing pag pumipektos pero hindi ko masyado naiintindihan kung paano nilalaro. Ah, ganito. Pag dalawa kayo maglalaro, syempre may mga pamato kayo bawat isa. Tapos may panabla. Pag pinitek tapos nakalatag na yung mga text sa ibaba. Kung yung pamato mo nakataob tapos yung ibang text nakaharap, o kaya yung text mo yung nakaharap tapos yung iba nakataob, ikaw yung panalo. Ah, medyo nagigets ko na. Ganun lang. Eh, paano kung tatlo o apat yung magkakalaro? Ganun lang din yun. Ang mangyayari doon, wala nang panabla. Ah, ganun pala. Naaalala ko yung nag-aaway pa yung mga bata. Nagkakapikunan yata sila. Oo, ako rin dati. Umiyak pa nga ako. Lalo na pag isang dangkal yung nawala sa akin. Pero naglalaro ka rin ng trumpo tsaka sipa. Hindi nga ako marunong ng mga yan. Text lang talaga. Kaya ka pala magaling mag-drawing dahil dyan eh. Siguro. Ako naman basta may makukopyan. Pero sa text talaga ako nahasa eh. Nakita ko nga ang ganda ng pagkakadrawing mo kay Combatron. Thank you, ha? Hindi ka ba nagpapadala ng mga gawa mo nun sa mga comics? Ah, yung i-feature yung drawing mo sa likod? Oo. Oo, naiya ako eh. Sayang naman. Okay lang yun. Hindi ko nga alam kung may premyo ba yun. Kahit walang premyo, huwag kang mahihiya na ipakita yung talent mo. Sana, umaman ako dun. Pero, paano mo nalaman na pagdadrawing palang hilig mo? Dati kasi, pinatira muna ako ng nanay ko dun sa bahay ng tatay ko. Eh, medyo may pagkabuli yung mga nakatatanda akong kapatid. Kaya lagi ako nagtatago nun. Yun, sa pag-drawing ko na lang ginugol yung oras ko. Feeling ko kasi, may sarili akong mundo. Nawawala yung problema kahit sandali lang. Sorry ah, galit kasi ako sa tatay ko eh. Ibig mong sabihin? Si Paul pa lang ang nakakaalam nito. Oh, anak ako sa labas. Ah. Eh, nahihiya ka ba na malaman ng iba nating mga kaklase? Siyempre naman. Ayoko kasi nung kinaawa ako ng ibang tao eh. Tsaka yung feeling na hindi ka... Hindi ka normal. Yung feeling na iba ka. Oh. Ganun nga yung pakiramdam. Dati, nung maliit pa ako, minsan ko lang makita ang papa ko na umuwi ng bahay. Hanggang sa nung lumalaki na ako, napapansin ko na hindi na talaga siya umuwi. Tsaka ko na lang naintindihan na may ibang pamilya pa pala si papa. At yun talagang pamilya niya. Parehas pala tayo. Kaya siguro tayo nagkakaintindihan ha. Siguro nga. Tama na nga to. Uy, babayaran kita ha. Kahit wag na.
Tsaka sabihan mo lang ako pag may papadrawing ka ba. Nick, hindi kaya magalit si Jenny sa atin? Madalas kasi tayong magkasama eh. Hindi yan. Tiwala sa akin yun. Kayo ni Paul, kumusta? Sorry, Nick. Pero hindi ko talaga gusto si Paul eh. Malay mo naman. Bigyan mo pa ng chance yung kaibigan ko. Uwi na ako, baka hinahanap na ako ni Mama. Sige, dito muna ako. Ingat ka, bye! Popoy at Esmin, nagtagal ang ganung setup namin ni Charm hanggang sa nag-college na nga kami. Magre-request siya ng ipapadrawing niya at gamit ang mga text ko bilang kopyahan ay magdo-drawing ako sa illustration boards at ibibigay ko sa kanya. Ilang beses na niya akong pinipilit na tumanggap ng bayad sa tuwing may ipapagawa siya sa akin pero tumatanggi ako. Aminin ko, nawawala na ang atensyon ko noon kay Jenny dahil unti-unti ay nagkakagusto na ako kay Charm. Popoy at Asmin, nakipag-break na ako noon kay Jenny at halos kasunod lang nito ang pag-busted naman ni Charm kay Paul. Kaya nakitaan ko ng pag-asa na baka sakaling maging kami ni Charm. Pero bigla na lang niya akong hindi kinontak ng matagal. Hanggang sa sumapit ang September 5, taong 2004, ang petsang hinding-hindi ko malilimutan. Oma, bakit? Nandiyan si Charm sa labas. Ba't hindi pinapasok? Ang sabi ko nga, pumasok na siya. Ayaw naman. Nagulat nga ako eh. Mag-iisang buwan na yata yung huling punta niya dito ah. Tsaka nakakagulat kasi matagal lang din nagpaparamdam sa akin yun. Baka kukunin niya yung pinadrawing niya. Sandali, lalabas na ako. Sige. Huwag na kayong lumayo ah. Opo. Uy. Kumusta? Ba't ang tagal mo din nagparamdam? Anyari sa'yo? Wala. Alam mo, kung may pinagdadaanan kang problema, sabihan mo lang ako. Any text, wala naman akong nare-receive galing sa'yo. Di ba nga ang sabi ko wala? Sandali, ba't nagagalit ka? Hindi ako galit. Okay. Ba't ka nga pala nandito? Nick, bukas, pupunta na kami ni Mama sa Cebu. Doon na kami titira. Ha? Ba't parang, ba't bigla-bigla naman? Dati na nakaplano yun. Hindi ko lang nasabi sa'yo. Yun na nga eh, ba't di mo sinabi sa akin? Bakit? Sino ka ba? Boyfriend pa kita? Hindi, pero kaibigan mo. Kaya nga sinasabihan na kita ngayon, di ba? Okay, minahon ka lang. Yun palang pinagawa mo na Naruto tsaka Inuyasha, tapos ko na. Eh, pag pumupunta kasi ako sa inyo, sinasabi ng pinsan mo, wala ka raw eh. Hindi ko maibigay sa'yo. Bakit? Hindi ba pwedeng iabot mo na lang si pinsan ko? Kailangan ba kitain pa kita sa playground? Nick, hindi na ako bata para pumunta doon. Problema? Sa'yo na lang yung mga yon. Actually, dala ko nga yung mga gawa mo. Isusoli ko na. Teka, sandali. Ba't isusoli mo ba? Eh, bigay ko yung mga yan sa'yo eh. Wala na kasi akong paglalagyan sa bahay. Nakakahiya naman dun sa tito ko na titira na dun sa bahay namin. Oo nga, pero huwag mo namang isusoli sa akin. Para nakaka-insulto naman kasi sa part ko. Nakaka-insulto sa part mo? Bakit? Hindi ba nakaka-insulto sa akin yung mga ginagawa mo? Charm, sandali nga lang. Hindi ko na maintindihan eh. Ba't ganyan ka makasalita sa akin? Wala akong matandaan, may ginawa akong atraso sa'yo. Ah, ganun. Wala pala. Pero sa kaibigan ko, meron. Paano naman napasok si Jenny sa usapan? Nakipag-break ka kay Jenny! Charm, pwede bang sa amin nilang dalawa yun? Wala ka naman kinalaman dun. Yun ang akala mo! Tungkol sa amin ni Jenny yun, wala kang pakialam dun. Ako kasi yung nadadamay eh! Ha? Alam mo ba kung ano yung sinasabi ng ibang mga tao tungkol sa akin? Malandi raw ako. Dikit daw kasi ako ng dikit sa boyfriend ng best friend ko. So pinagbibintangan ka nila na ikaw yung dahilan kung bakit wala na kami ni Jenny? Oo! Charm, ba't ka naman nagpapa-apekto sa kanila? Ano mo naman yung totoo? Kailan mo yung sarili mo? Kahit na! Ako yung nasisira sa kanila eh! Pero huwag naman ganito. Pati ba naman yung pagkakaibigan natin, sasayangin mo ng dahil lang dyan? Nick, magkaliwanagan nga tayo. May gusto ka ba sa akin? Meron. Ibang klase. Grabe. Niloloko mo yung best friend ko at ako pang ginamit mo. Charm, hindi naman sa ganun. Huwag ka nang magpaliwanag! Kaya nga ako nakipag-iwalay sa kanya. Tapos ako liligawan mo! Sinira mo yung friendship namin ni Jenny! Basta wala na ako nararamdaman para sa kanya. Yun lang naman yun. Alam mo? Alam mo, kasalanan ko rin to eh. Kung hindi dahil dyan sa mga drawing na yan, hindi magkakaganito!
Ikaw ang bahala kung anong gusto mong gawin sa mga yan. Pero parang awa mo na. Huwag mo na makisorry sa akin. Sorry, Nick. Hindi ko ginusto na maging ganito yung huling pag-uusap natin. Pero kailangan mangyari to eh. Paano nga pala yung pagpunta mo sa Cebu? Eh, nag-aaral ka ba? Kami na ni Mama ang bahala dun. Tsaka wala kang pakialam. Sige. See you when I see you na lang. Wala na akong balak makipagkita sa'yo, Nick. Kapag bumalik ako dito, ikaw yung unang taong ayokong makita. Hahayaan mo na lang ba na maghiwalay tayo ng ganito? Matagal tayo hindi magkikita. Baka naman pwedeng pag-usapan natin. Di ba ang sabi ko ayoko na makita ka pa? Nick, galit na galit ako sa'yo. Umiiyak ngayon yung best friend ko. Dinamay mo pa ako. Kung gusto mo makabawi kahit papano sa ginawa mo, kayo mag-usap ni Jenny, hindi tayo. Balikan mong best friend ko. Popoy at Esmin, yun na yata ang isa sa mga pinakamasasakit na sandali ng buhay ko. Umalis ng galit sa akin ang babaeng mahal ko. Ang masakit pa ron ay wala na akong pagkakataon na makabawi pa sa pagkakamali ko sa kanya. At iparamdam sa kanya kahit papaano kung gaano ko talaga siya kamahal. Sa sama ng loob ko noon at dahil sa galit, pagpasok ko sa bahay ay nataasan ko ng boses ang nanay ko at sinabing itapon na niya ang mga text ko. Dahil wala na sa aking halaga mga yun. Total, wala na rin naman si Charm sa buhay ko. Popoy at Esmin, hindi nagtagal ay nagkabalikan kami ni Jenny dahil na rin sa pangungulit niya sa akin. At saka, naisip ko rin na yun na lang ang tanging paraan para makabawi kay Charm. Hashtag Dear MOR Text. Ano ba nangyari dyan, Nick? Tsaka si Charm? Galit ah. Anong meron? Sigurado yung iba nalito, pero yung iba talaga naman relate na relate, lalo na kayong mga na-experience na na magkaroon ng crush sa kaibigan ni boyfriend o ni girlfriend noon. Si Popoy ba nagkaroon na ng crush sa mga kaibigan o ng boyfriend o girlfriend ko noon? Unang-una, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. So, wala. Kung meron man, girlfriend, kaibigan ng girlfriend, parang meron naman, meron kang like, pero hindi naman yung crush o yung may in love ka. Ayan, nakatulad nitong si Nick. Tsaka ako, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na maging close doon sa kung sino mga kaibigan yan. Okay? At hindi ko na rin sasabihin kung sino man yung girlfriend ko noon. Para safe. Malaman natin ano nga ba talaga ang score dito sa ating storya ni Nick. Ayan si Nick na nakipagbalikan sa kanyang Jenny. Ayan, kaya girlfriend Jenny nang dahil sa utos ni Charm. O may mangyayari pa. May pag-asa pa si Nick at si Charm. At anong mangyayari kay Paul, ang best friend din naman ni Nick na boyfriend ni Charm? Ano ba yan? Nagkanda ese-ese naman na itong kwento natin. Kaya naman pakatutukan ang second part nito, mga kaibigan. Ha? Ako po pala si DJP, DJ Popoy, that's my guwapopoy. Hashtag Dear MOR, text Dear MOR. Popoy at Esmin, nagtagal pa ang relasyon namin ni Jenny ng 6 na taon magmula nang magkabalikan kami. Mukhang okay naman ang lahat. Nakikita ko naman na masaya si Jenny sa piling ko. Wala kaming communication ni Charm noon. Pwera na lang sa isang beses na nag-PM siya sa akin sa Facebook. At nakalagay sa message na yon na ibinebenta na niya ang mga gawa ko. Napakasakit, Popoy at Esmin. Doon ko na-realize ang tunay kong nararamdaman. Pinipilit ko na lang pala na mahalin si Jenny. Pero si Charm pa rin ang nasa puso ko. At dumating na sa punto na hindi ko na kayang itago pa ito sa kanya. Tapos yun nga, nakatikim talaga kami ng sermon kay Boss JR. Kasi nga, hindi pa namin tapos yung mga pinapagawa niya. Eh, eto namang si Romel, tumatawa pa. Kaya ayun,
Lalo pang uminit yung ulo ni Boss. Ang nangyari tuloy, dinagdagan yung mga gagawin namin. Ay, nako. Parang ayoko na nga dun eh. Sobrang nakaka-pressure na. Pero iniisip ko rin naman kasi sayang din naman pag nag-resign ako. Pahirapan naman sa pag-a-apply. Okay naman yung sweldo saka yung mga benefits. Kaso yung trabaho lang talaga eh. Siguro, baka nasa boss yung problema. Ayaw man. Babe, nakikinig ka ba sa kwento ko? Oo naman. Pahala ka. Wala ka bang mabibigay na advice sa akin, ha? Yun nga, sabi ko, bahala ka. Okay. Dito na tayo sa bahay niya. Doorbell ka na lang, makapasok ka na. Eh, bakit parang nagmamadali ka naman yatang umuwi ako? Pagod lang siguro. Ayan. Mawawala na yung pagod mo. Siguro, si Ate Cora na lang yung gising sa bahay. Pasok ka na. Babe? Bakit? May problema ba? Ha? Kanina ka pa kasi. Parang iba yung iniisip mo. Parang wala kang gana. Sabihin mo na sa akin, Nick. Ayusin mo muna yung problema mo sa trabaho. Lalo nga kung hindi matatahimik kung hindi ko alam yung problema ng boyfriend ko. Sa kanila lang. Ngayon na. Ano nga kasi yun? Jenny, gusto ko nang makipag-iwalay ulit sa'yo. Ano? Sandali lang ha. Hindi ko maintindihan eh. Mali naman yung sinabi ko eh. Hindi pwede to, Nick. May problema na nga ako. Hindi ito yung time para pagtripan mo ako, ha? Hindi kita pinagtitripan. Kaya nga ang sabi ko, ayusin mo muna yung problema mo sa opisina. Saka na natin pag-usapan to. Nick, pangalawang beses na to eh. Ano na naman ba? Ano bang problema sa akin, ha? Lahat na lang ba kayo? Jenny, sandali mo. Lahat na lang ba kayo ayaw sa akin? Sa bahay, kaaway ko na yung ate ko. May problema na ako sa opisina. Ikaw na nga lang yung masasandalan ko eh. Tapos ganito pa yung maririnig ko galing sa'yo. Jenny, alam mo naman eh. Sigurado ako, nararamdaman mo naman yun. Wala na talaga. Tigil na natin to. Dahil ba kay Charm to? Matagal nang wala yung tao dito. Huwag na natin siyang idamay. Bakit ganun, Nick? Yun na nga eh. Matagal na siyang wala dito. Pero bakit siya pa rin yung mahal mo? Pumasok ka na muna. Magpahinga ka. Saka na natin pag-usapan to. Sinakripisyo ko yung pagkakaibigan namin para sa'yo. Tapos ganito lang? Anong sinabi mo? Ayaw talaga ni Charm na sumama sa Cebu. Pero kinonsensya ko siya. Sabi ko, sumama na lang siya doon para makalimutan mo siya. Isip! Ano bang kailangan kong gawin para ako naman yung mahalin mo? Grabe ka, Jenny. Hindi ko akalain na kaya mong gawin yan sa kaibigan mo. Bakit? Ako pa ba yung mali? Ako na nga yung biktima dito eh. Ginawa ko lang yun para mabawi kita sa kanya. Ano sinasabi mo? Noon pa lang ayoko na. Kaya nga ako nakipag-break sa'yo eh. Wala akong pakialam. Lahat kaya kong gawin para makuha ko ulit yung pagmamahal na unti-unting inagaw sa akin ni Charm. Alam mo, Jenny, nakakala ko may hirapan na ako makipag-iwalay sa'yo. Pero dahil dyan sa sinabi mo, madali na to para sa akin. Jenny, break na tayo. At wala nang balikan pa mangyayari. Popoy at Asmin, hindi ko alam noon na meron din palang pinagdadaan ng problema sa pamilya niya si Jenny. Alam kong ako ang mali dito. Sana naghanap pa ako ng mas magandang timing. Pero wala na akong magagawa pa. Nangyari na ang dapat mangyari. Hindi ko rin naman siya masisisi. Nagawa niya lang yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Pero kailangan ko nang itigil ang pakikipagrelasyon kay Jenny. Pagkalipas ng ilang taon ay nag-resign na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko
at nagtayo na lamang kami ni Paul ng sarili naming printing shop. May asawa at anak na rin si Paul noong mga panahon na yon. August 2014, biglang bumalik na si Charm sa lugar namin. Ang sabi ni na Paul sa akin ay nagbakasyon lang siya at magtatagal siya ng isang buwan, pero babalik ulit sa Cebu. Hindi ko na sinubukang makipag-usap pa. Siguro kasi kinakabahan ako sa magiging reaksyon naming dalawa kapag nagkita ulit kami. Nagkaroon ng reunion kami magkakaklase, pero hindi na ako sumama. Uy, Paul, sorry. Katulog ka na dito ah. Oo nga. Ba't di ka pumunta kagabi? Siya kaya namin. Alam mo naman kung bakit eh. Pare, baka naman di nagalit si Charm sa'yo. Kahit na. Tsaka para saan pa, diba? Katrabaho na lang ako dito. Maraming pinapagawa yung kliyente natin. Sayang naman, pre. Dami kayong pumunta. Ikaw lang yata yung wala dun eh. Si Jenny pumunta, pare? Oo, pre. Nandun siya kagabi. Kumusta sila ni Charm? Nakausap ba sila? Nung nagpunta ako dun, okay naman sila. Pero nakuwento sa akin, nag-usap daw muna ng masinsinan yung dalawa. Ayun, mas tag-iyakan pa. Ayos na yan. Bangklase ka, pare. Dalawang babaeng magaganda ang pinaiyak mo. Sara ulo. Pero pare, wala ka na bang balak dalawin si Charm? Na mag-usap kayong dalawa? Di na. Pare naman, aalis na bukas yun eh. Okay lang yun. Pare, September 5 ngayon, ano? Oo, bakit? September 5 din, pare, nung huling pagkita namin ni Charm. Pare, naisip ko lang to, ha? Ano yun? Naalala ko lang, eh. Parehas naman tayong magaling mag-drawing nung high school, di ba? Oo. Pero mas magaling ka sa akin, pare. Ako, kailangan ko pa ng text nun. Ikaw, alos wala ng kopyaan. Oo, pare. Pero sa iyo lagi nagpapagawa si Charm nun, di ba? Pre, alam ko na yung sinasabi mo. Nick, may pag-asa pa. Paul, sabihin na natin totoo yung sinasabi mo. Pero matagal na yun. High school pa yun. Oo nga, pare. Ikaw hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya. Pare, malaking sugal yung sinasabi mo. Nick, naglalaro ka dati ng text, di ba? Di ba magaling ka dun? Oo, bakit? Pre, sipin mo na lang na parang text to. Pero hindi lang isang dangka lang nakataya dito. Ang pagmamahal mo lang sa kanya, ang tanging pamato mo. Walang panabla. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Manalo o matalo. Ano? Pipitik ka ba? Pare. Pare, kailangan ko na umalis. May oras ka pa, pare. Paano yung shop? Huwag nang bahala dito, pare. Sige na. Sige, pre. Una na ako. Ingat ka. Ma! Ay nako, nagulat naman ako sa Unique. Eh ano ba yun, ha? Ma, tinapon mo ba yung text ko? Hindi ah. Alam kong magagalit ka sa akin kapag ginawa ko yun. Nung naundoy ba tayo, inanod kaya yun? Nakalimutan mo yata. Eh muntik nang anurin yung mga yun ah. Pero ikaw mismo yung nagsalba. Nasaan kaya yung mga yun? Basta nasa shoebox yun eh. Oo nga eh. Tingnan mo dun sa bodega. Kaya yun. Dami mga nakatamba kasi dito. Bakit naman bigla mong hinahanap yung mga text mo, ha? Basta, ma. Nagsasayang ka ng oras dyan. Kanina nga pala, andito si Charm. Hinahanap ka. Ha? Ang sabi ko, hindi ka pa umuuwi. Alam mo, anak, huwag mo nang hanapin yung text na yan. Si Charm ang hanapin mo. Tama ka, ma. Sige, alis na ako. Popo at Asmin, humingi kasi ako ng sign na kung sakaling makikita ko pa ang mga text ko, ibig sabihin ay may pag-asa pa kami ni Charm. Pero kung wala na, ay hindi ko na itutuloy pa.
Pero tama si Mama. Hindi naman kailangan pang matupad ang sign na hinihingi ko. Ang mahalaga ay mahal ko si Charm. At hahanapin ko siya para patunayan ang pagmamahal ko sa kanya. At kung sakaling manalo ang pamato ko, ay hindi ko na siya pakakawalan pa. Uy, kuya! Mike, nalalang pa ako? Oo naman, kuya. Ikaw pa. Idol kita eh. Ang galing mo kaya mag-drawing. Andyan ba si Charm? Hindi pa kasi kami nag-uusap eh. Ah, wala pa kuya eh. Ganun ba? Saan kaya yan? Sige, una na ako. Hanapin ko lang siya. Ay, sandali lang kuya. Pasok ka muna. Bakit? May papakita lang ako sa'yo. Oh, ito kuya oh. Akala ko, binintan niya itong mga to. Eh, nung una nga kuya, pinapatapon na niya yung mga yan. Tapos bigla nagbago yung isip niya. Ang bili niya sa amin, i-display daw namin sa kwarto niya. Para raw makita niya ulit itong mga to pag magbabakasyon siya dito. Mike, salamat ha. Wala nga naman kuya. Baka kasi akala mo, naitapon na yung mga yan eh. Salamat. Sige, hanapin ko na si Charm. Mukhang alam ka na kung nasan siya. Sabi ko na nga ba, dito ko lang pupunta sa playground. Nick! Long time no, kasi. Oo nga eh. Tagal na pala, no? Yung huling nag-usap tayo. Buha ko eh. Sige. Nag-away tayo nun. Oo nga. Sorry ah. Tagal na lang. Inamin na pala sa akin ni Jenny yung totoo. Yung dahilan kung bakit ka umalis. Nick, huwag mo na siyang sisihin. Nasaktan ang kaibigan ko kaya niya nagawa yun. May sarili na siyang pamilya. Siguro naman dapat hindi na yun issue sa atin. Oo naman. Matagal na yan. Kumusta naman sa Cebu? Okay naman. Manager ako ng isang fast food restaurant doon. Ah, okay. May boyfriend ka ba doon? Nagkaroon ako ng boyfriend doon. Pero hindi rin naman nagtagal. Pumunta ako kanina sa inyo. Akala ko binenta mo yung mga gawa ko. Nako, hindi ko magagawa yun. Yung mga drawings mo, importante sa akin yung mga yun. Sinabi ko lang na binenta ko para makamove on ka na. Pero hindi pa ako nakaka-move on. Uuwi na ako. Maaga pa ako bukas eh. Charm, sandali. Pasensya ka na kung kumakulit ako. Pero wala na kasi akong pagkakataon eh. Hindi ko nahahayaan mo wala ka pa ulit sa buhay ko. Nick. Ang sabi sa akin ni Paul, hindi lang isang dangkal na nakataya dito. Walang panabla dito. Nasa iyo na kung ipapapanalo mo ba yung pamato ko o matatalo ako. Charm. Gusto ko lang malaman. Minsan ba, minahal mo rin ako? Oo. Sabihin mo sa akin totoo. Hanggang ngayon ba, mahal mo pa rin ako? Oo naman. Mahal na mahal. Kahit kailan. Hindi kita nakalimutan. Hindi ka nawala sa puso ko. Balik nga dito. Okay lang ba? Sige. Sabi ko na nga ba, pepektos din ako sa puso. Pektos ang kaya kita dyan. Tara, uwi na tayo. Isn't it funny how time seems to slip away so fast? Popoy at Asmin, naging mag-boyfriend na kami ni Charm noong araw ding yun, September 5, 2014. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na sinabi niyang hanggang ngayon ay mahal na mahal niya pa rin ako. Mabuti na lamang at nanalo ang pamato kong pagmamahal
para makuha ang babaeng matagal ko nang pinapangarap. Popoy at Esmin, sa ngayon ay casual naman kami sa casual naman kami ni Jenny at masaya naman siya dahil may sarili na rin siyang pamilya. Si Charm naman ay nag-resign na sa trabaho niya sa Cebu at nag-decide na dito na sa Maynila manirahan ulit at magtrabaho para magkasama na ulit kaming dalawa. Todo kayod naman ako at buti na lang at tinutulungan ako ng kaibigan kong si Paul sa printing shop dahil ikakasal na kami ni Charm sa September 5. Hanggang dito na muna, Popoy at Asmin, at sana ay mapili nyo ang love story namin ni Charm. Lubos na nagpapasalamat, Nick. Hashtag Dear MOR Text. At tamang-tamang ending. Yan ba ang ending na ina-expect mo para dito sa storya na pinadala sa atin ni Nick? Nick and Charm forever. Naks, nakaukit pa sa puno ng sili. Charot. Kayo talaga nagpaikot-ikot pa eh. Yan yung sinasabi ko. Ito, masabi ko na talaga yung realization ko dito sa anong to, ha, sa kwentong ito nila Nick at niya Charm. Kasi parehas naman sila nung malaman nila na, well, siguro isang point na rin dyan, mga bata pa sila noon. Hindi pa nila, sabi ko nga kanina, di ba, immature pa. So binibigyan nila ng space and pagkakataon and chance ang kanilang mga sarili na ay baka nga naging close lang kami, baka hindi pa talaga love yung nararamdaman ko. Pero kapag ka talaga naman taon na kayo nagkahiwalay at nung magkita kayo ulit, kahit in absentia, ika nga, kahit na wala yung tao na matagal na panahon na, pero siya pa rin ang laman ng isip mo, he or she might really be something, di ba? Para hindi mawala sa isip mo. Ayan, kaya ang realization ni Popoy dito sa story ang to, sa mga mahihina talaga ang loob sa pag-ibig, love can be tragic. Ha, sa mga mahihina ang loob. At doon naman sa mga hindi takot sumubok, love can be magic. Yan yun eh. Love can be tragic. Love can be magic. Kaya lakasan ang loob. Huwag masyadong nagpapapekto sa sinasabi ng ibang tao. Kita nyo naman ito. Si Charm, inutusan si Nick na balikan si Jenny. Mabalikan lang natin ng konti, ha. Pero yun pala, si Jenny ang nag-utos in the first place na gusto kong mabalik yung boyfriend ko sa akin. Eh, hindi mo naman pwedeng ariin ang mga tao. Okay, you cannot own people. Okay, may sarili tayong mga disposisyon. At ito naman si Nick, at para lang na mapagbigyan si Charm na kanyang mas mahal, ay sumunod din doon sa gusto ni Charm, if only to please her, which is wrong. Yeah, mga kapamilya, ha. Kaya hindi ko naman sinasabi na sobrang lakasan nyo na ang loob nyo. Kailangan malakas ang loob sa pag-ibig. Huwag maduduwag. Oo, magkakamali ka. Pero sinasabi ko dito, maging reasonable rin naman. Ngayon, kung alam mo naman na wala talaga sa rason ang ipinaglalaban, ate,